Ella, di ba may third eye ka? Bakit? Bakit di mo kayang gamitin para malaman natin kung ano yung mga kababalaghan na nangyayari dito? Imbis na pigilan mo o harangin mo, bakit di mo kaya gawin paraan yun para malaman natin kung ano ba yung mga pakay na mga espiritu na gugulo sa atin? Gonzales. Hinika po siya, Father. Sali sa cellphone, tapos may tinuro siya eh. Wala naman po ko nakikita eh. Kailangan natin malaman kung ano narinig ni Miss Gonzales sa cellphone. Baka sakaling malaman natin kung bakit nangyayari to. Magulang namin, si Amara na ang nagsilbing ina at ama sa akin. Bagamat malaki ang naiwang kayamanan ng aming mga magulang, ang gusto ni Amara ay may pakasal ako sa isang mayamang asyendero para mas lalong lumaki ang impluwensya at kapangyarihan niya. Nahihiya ka ba? Pero ang hindi ko alam, may lihim na pagtingin pala si Amara sa kanya. Sinuway niya ang sarili niyang utos na huwag umibig sa mas mababang uri sa amin. Kaya mas masakit para sa kanya na tanggihan siya ni Jaime. Ate, anong ginagawa mo dito? Siya ang mahal ko, Amara. Hindi! Hindi ako makakapayag. Kapag ikaw pwede. Pero kapatid mo, hindi ko pwedeng mahalin. At sino may sabi sa'yo mahal kita? Gusto kita bilang laruan. Bilang pampalipas oras, pero hindi bilang bahagi ng pamilya ko. Sino ka ba? Isang harininero, isang hampas lupa! Nagmamahalan kami, ate. At hindi mo kami mapipigilan.
Hindi ako makakapayag na sirain ng walang kwentang lalaki niya ng mga plano ko para sa'yo. Kalimutan mo na siya, Veronica. Hindi siya ang lalaking pakakasalan mo! Buntis ako. At si Jaime ang ama ng dinadala ko. Hayop! Hayop ka! Huwag! Ayoko! Tama na! Hanya, Veronica! Maawa ka! Ayoko ka sa amin! Jaime! Jaime! Hanya, Veronica! Jaime! Nabuhay kami sa makalumang panahon at makalumang paniniwala dahil sa impluwensya ni Amara. Napaniwala niya ang lahat na ginayuma nga ako ni Jaime para umibig ako sa kanya. Naging usap-usapan yun sa aming bayan. Hanggang sa ako na mismo ay nagduda sa tunay kong nararamdaman para kay Jaime. Inahasa ng Jaime na ito. Hindi tumigil si Amara sa paninirang puri kay Jaime. Kailangan makulong ang lalaking ito. O kaya hanapin niyo, hindi ko na siya nakita dito. Pinalabas niya na ginahasa ako ni Jaime. Takot na takot ako. Mama naman. Hindi ko magawang sumayin o kalabanin si Amara. Dahil ang hindi alam na nakakarami. Isang mambabarang si Amara. Matagal na niyang inalay ang kanyang kaluluwa kapalit ang kapangyarihang itim. Napilitang magtago at magpakalayo-layo si Jaime. Pero natuntun pa rin siya ni Amara. Para awa niyo na wala akong kasalanan! Ginayuman ni Amara mga taga rito para pagtulungan patayin si Jaime. Para awa niyo na! Tama na! Wala akong kasalanan! Tama na! Magmula nang mamatay si Jaime, hindi na ako natahimik. Sising-sisi ako dahil hindi ko siya nagawang ipaglaban. Wala na akong maisip na ibang paraan para tapusin ang aking pagdurusa. Kung biktima pala si Veronica at hindi masamang tao si Jaime, sino may kagagawa ng mga patayang ito? Lahat ng nakakarinig ng voice note, pinapatay at hinuhugot ang dila. Ayaw niyang may makaalam ng totoo at mas lalong ayaw niyang kumalat ito. So ang ibig mong sabihin, si Doña Amara ang pumapatay? Tayo, narinig natin yung confession ni Veronica. That means, lahat tayo mamamatay. Naamoy ba ninyong naamoy ko? Amoy sunog! Devon, Olivares, Devon, 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 Devon,
forgive those who trespass. Mag-stage yan sa mansyon na yan. Guys, walang banda sa likod. Mas mataas ang lupa at ang sigurado mo lang ba? You crazy? Sino kalibig si Amara? Halika na!